naman ko, nagsimulat sa pool, pati stocks din na nakawan ako sa mga product ko. Hindi naman ako ganun eh. Kasi, sa totoo lang, lahat simulat sa pool, pasan ko ang pamilya ko, mga chaps. Pero hindi ako nagreklamo. Dumaan sa wall ko si Madam Kilay. Na-curious ako. Tapos yun, pinanood ko siya. Talagang tinapos ko yung 1 hour niyang live dun sa Facebook. Nakakalungkot kasi it's about family talaga matters. Nanindig balahibo ko noon nung pinapanood ko siya kasi alam yung feeling na naintindihan ko talaga yung part niya. Dahil parang lahat ginawa na niya para sa mga kapatid niya, sa family niya. Pero yung hindi niya inaasahan ay yung taong pinagkatiwalaan niya na kapatid niya ay unti-unti pa lang inuubos ang kanyang pera at ninanakawan pa siya. This is really sad, guys. Ito, panoorin muna natin yung clip ng video ni Madam Kilay. Robot eh. Parang gusto ko kunin lahat sa'yo. Pasan mo na nga daigdig. Ginagawa mo na nga yung lahat. Yeah. So yun na nga. Diba? Yun ang sinasabi na mahirap talaga yung akala. Mahirap talaga yung iubos mo ang tiwala mo talaga. Nakakaalala, alam mo yung kagabi, yung pinapanood ko yan, naiyak din ako. Kasi ramdam na ramdam ko talaga yung naramdaman niya ba. Sa totoo lang. Yun na lang kasi ang way niya eh. Ang hirap din kasi sa totoo lang, sa totoo naman talaga na minsan, wag na talaga natin ilabas sa social media when it comes sa family matters natin. Pero minsan talaga, pag napuno ka na, hindi mo na masasabi yun eh. Dahil ika nga, wala tayo sa kalagayan niya. Wala tayo sa kalagayan ng iba. Na which is, through that na lang talaga, ilabas na lang kasi nga, naka-block daw siya dun sa ate niya. Ay. Ito pa. Dito for content ah. Ito eh, gusto ko lang iparating sa kapatid ko. Kasi binlak ako eh. Ayoko sa atin ng kapatid ko. Mga chaps. Meron akong kapatid, mga chaps. May edad sa akin. Ate ko. Yung ate ko, pinagkatiwalaan ko, mga chaps, sa negosyo ko. So, di ba? Lahat na eh. Lahat na nga. Halos lahat ibigay ni Madam Kilay. As well, lahat nga halos nabigay na nga niya talaga sa totoo lang. Nakikita din naman natin yan kung paano talaga siya ka supportive, mapagmahal sa kanyang pamilya. O kung paano niya rin inispoil ang kanyang pamilya. Siyempre alam mo yung tao, yung naghirap siya para din sa pamilya niya eh. Pero yung masaklap doon talaga, yung kasi nga ang hirap dahil nakapangalan sa ate niya, lahat-lahat kasi nakapangalan sa ate niya. Pero syempre, alam ng bangko yun na sa kanya talaga galing ang pera. Kumbaga, meron pa rin doon, malalaman pa rin niya kung nakukuha, kung malaki talaga ang nakukuha o na-withdraw doon sa bangko ng ate niya kasi hini-inform pa rin siya ng bangko. Kaya bakit niya nalaman? Dahil nung time na 2.5 million talaga ang wini-withdraw, sa totoo lang, ng kapatid niya, yun doon nag-inform ang bangko din kay Madam Kilay na ganun kalaki ang i-withdrawin ng kapatid niya. Sobrang naiyak siya kasi halos lahat kukunin niya. Nakakalungkot, diba? Yung tao mga pinagkatiwalaan mo, tapos yun pa ang gagawa sa'yo ng hindi maganda. Ang masakla pa, guys, parang may dalawa silang magkapatid. Yung parang pinagkakaisahan siya. Ang sakit nun, guys. Alam mo yun, ang hirap na magtrabaho sa abroad. Mahirap din mag-vlog. Para lang talaga sa
makilala ka, makagawa ka ng pangalan dito sa social media. So, kasi Madam Kilay, matagal nang sikat yan, di ba? So, ang hirap din kaya, guys, kasi lalo na kung sikat ka, sa totoo lang. Andun kasi ang pressure na ina-expect talaga ng tao sa'yo na gumawa ka pa ng more pa sa napatrending mo. Pag once nakapatrending ka na, kailangan gumawa ka pa ng more na malagpasan mo yung trending na yun. So, ganun kasakla pag ikaw ay sikat na. So, pinaghirapan naman niya lahat eh. Deserve din naman sana niya maging happy. Tapos birthday pa niya. Yun ang regalo sa kanya ng mga kapatid niya. Ay. Well, para sa akin ay nag-base lamang ako sa napanood ko sa video about kay Madam Kilay. Pero sana no, huwag talaga natin ang kinin ang hindi atin. Kung pinagkatiwalaan talaga tayo, huwag natin din sirain. Kasi minsan lang yung dumating, yung blessings na kinakamkam natin. Or ang blessings na meron sa atin. Tapos, pag iyan ay nawala, tuluyan talaga yung mawawala. Napakaserte na ninyo eh, sa totoo lang. Napakaserte niya na sana na meron kayong kapatid tulad ni Madam Kilay. Alam nyo kasi guys, naghihirap din yan siya eh. Nagpubuhis-buhay din yan siya sa mga vlog niya noon, na which is hindi niya expect na makikita siya, na naging katuwaan niya. Lahat-lahat na nga lang eh, di ba? Pinaasok din niya yung Madam Kilay para magbigay ng saya sa mga tao. Tapos, grabe din ang hirap yun guys. Kung isip-isipin lang, wala kang ganun ka kapal ng mukha para mag-vlog ng ganun. Hirap din kaya magpasikat o magsumikat dito sa social media. Kaya sana sa yun nga sa kapatid ni Madam Kilay. Sana matauhan na tayo no. Sana huwag nating angkinin talaga yung hindi atin. Ang hirap ng ganung sitwasyon, napakahirap nung siya lang doon tapos kapanganak na ng tao. Ang lungkot talaga, boys. Ayun ko ba, narinig talaga ako ay Madam Kilay kasi may naranasan din ako mga ganyan kasi mas light lang po siya, mas matindi to kay Madam Kilay. Nakakaranas din kasi ako ng ganyan. E paano kung mawalan si Madam Kilay? Makikilala niyo pa kaya siya? E paano kung wala na siyang maibibigay sa inyo? Yun pa nga lang may binibigay sa inyo, grabe niyang ginagawa. How much more kaya kung wala na siyang ibibigay sa inyo? Diba? Sana lesson learned to. Lalo na sa mga OFW, lalo sa mga breadwinner, lalo sa mga lahat ay binibigay sa pamilya. Magtira kayo para sa sarili niyo. Mahalin niyo talaga ang sarili niyo. Huwag talaga ubos-ubos kahit pamilya mo pa yan. Yun lang for today's video.